Mahigit 400 pribadong eskwelahan ang nagsara dahil sa mababang bilang ng mga nag-enroll sa kanila ngayong taon. Sa hirap kasi ng buhay, marami ang lumipat sa mga pampublikong paaralan. Babala ng samahan ng private schools, posible pa itong madagdagan. At nakatutok si Ivan Mayrina. Base sa datos ng DepEd, maabot na sa 23.72 milyon ang mga nag-enroll na mag-aaral mula kinder hanggang senior high school sa buong bansa. Mahigit 85% ito ng enrollment sa datos ng nakaraang school year. At ang mas kapansin-pansin pa, ang napakababang enrollment sa mga pribadong paaralan na 1.82 milyon pa lang o wala pa sa kalahati ng bilang ng nakaraang taon. Dahil sa mababang enrollment na ito, umabot na sa 440 ang mga nagsarang private schools ngayong taong ito. At babala ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA, posibleng mas marami pang mapilitang magsara dahil sa krisis sa edukasyon na nalikha ng pandemya. Kasi ang reason ng low turnout of enrollment, financial eh. So kung walang dadating na economic intervention sa mga pamilya, talagang hindi yan mag-improve drastically yung enrollment. At initial pa lang yan nagsara. Palagay ko marami pang magsasara. Karamihan sa mga nagsara ang mga paaralang puro elementary lang ang programa, tulad ng paaralan ng anak na grade 5 pupil ni Rochelle Co, na last minute siyang sinabihang hindi na nila itutuloy ang kanilang elementary online program ngayong taon dahil iilan lang ang nag-enroll. Nainis ako kasi parang yung feeling ko na hala, nagpanik talaga ako. Tapos sabi ko, bakit hindi nyo man lang ako tinawagan? At saka nag-decide kayo July 18. Eh since June pa lang, nagbayad na ako sa enrollment and everything. Swerteng nakahanap siya ng malilipat ang private school din para sa anak dahil lang nai-refund niya, ipinambayad sa nilipatang eskwela. Pero mas nakakaraming mag-aaral mula sa mga private schools sa public schools muna lumipat na sa ngayon ay umaabot na sa 400,000 ang bilang nila. Hindi na nila kayang magpatuloy sa private schools, wala nang pambayad ng tuition, lumipat sa public schools. 400,000 students. That's already 10% of the enrollment last year. That's right. Also alarming. Ang malawak ang paglipat na ito sa mga public schools dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic sa kabuhayan ng marami. Pinaghandaan na rin daw ng DepEd, kabilang na rin ang tulong sa mga private schools para hindi na sila magsara. May nakalakip na halagang hindi pa tinutukoy ng DepEd sa ilalim ng Bayanihan Act 2 para sa mga learning institutions na maaaring makatulong na manatili silang bukas. With pertain to subsidies to students, tapos may one-time cash assistance to affected faculty teaching and non-teaching. Mm-hmm. Tapos meron din yatang provision of loans to low interest rate, no, doon sa mga schools. Tayo ng additional funding doon sa mga field offices natin para sa ganon ma-accommodate. Umaas sa mga private schools sa mga susunod na linggo ay tataas pa ang kanilang enrollment para hindi na nila kailangan magsara. Pero kung hindi, ay ito raw ang hindi may iwasang kahihinatnan ng karamihan sa kanila. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras.